mabawi na namin ang programin eh. Ang ginagawa ng ama, ginagawa niyang panganap po yung bata eh. Sinabi mo, patayin ang sanggol mo, pero kumakalap ka naman ng donasyon. Anong klaseng ama ka? Ayun nga po, nang... Nang apu... ama ka? Magkano nakalap mong pondo? Wala pa po. Well, sandali. Wala pa? Nag-aantay ka pa? Hindi ka nga sandali. Bibigyan kita ng bibigwasan kita. Hindi ako nagbibiro. Pag isa'y padre de pamilya ka, gagawin mong lahat makakaya mo, mabuhay lamang ang iyong pamilya, iyong anak, may bahay, at lahat ng miyembro ng pamilya. Naghahanap buhay, nagsasakripisyo. Pinoprotektahan ang sariling pamilya. Subalit kung ikaw ay may bisyo bilang ama, etong nagkakalintik-lintik. Sa bisyo mo na yan, napakalimutan mo na ang iyong anak. Nakakalimutan mo na ang iyong tahanan. Pabaya na, pinagkakakitaan pa pating kanyang anak. Anak niya mismo buhay pa. Pinapalabas niya, patay na. Para lang makalipon ng donasyon ng putraks na amang tong PI na amang to. Ako po si Joel Sabado. Sana po matulungan niyo kami na mako namin yung apo namin. Nandiyan po sa kanyang ama. Kawawa naman po yung bata. Ginagawang kanap buhay ng ama. Kung ano-ano yung mga pagluloko ang ginagawa sa mga kakilala niya na humihingi ng abuloy dahil sinabi niya na patay na raw yung bata. Eh, buhay na po yung bata. Nakaya nga po eh, nilapit na ako namin sa barangay. Pero hindi ko kami pinanigin ng barangay. Kaya po, din niyo po kami lalapit para po matulungan niyo po kami. Kawawa naman po yung bata. Pinabalita pa na patay na raw yung bata. Para makaligom siya ng pera, ginagamit na yung anak niya sa kalokohan. July 14, taong kasalukuyan ng mga boss, nanganak ang kinakasama ni Jandri Lastrella na si Joveline Sabado. Pero apat na araw namatay yung nanay dahil sa COVID-19. Ngayon, pansamantalang inaalagaan ng magulang ni Joveline ang sanggol makalipas ang dalawang buwan. Itong buwang Setyembre, 2021, kinuha raw ng amang si Jandri ang kanyang paslit ayon sa lolo at lola ng paslit. Habang nasa pangangalaga raw nitong si Jandri, ang sanggol ay nanlilimos ito sa chat. Pinapalabas na pumanaw na raw yung bata. Napagalaman nila na bukod na walang trabaho, ay lulun sa online na sugal ang amang si Jandri. Pang Joel, ako'y tatanong lang yung daratsyahan sa iyo. Nasaan ba? Bakit niyo ipinag-ubaya yung sanggol na anak ng inyong, pumanaw na anak? Ano nangyari dito? Ganda po yun, sir. Pati po nagbanta po siya sa amin na ipatutulpo raw niya kami pagka hindi rin namin inuino yung bata sa kanila. Sino sa tulfong lalapitan niya? Sasampali namin itong kolokoy na to. Kung magpapatulfo siya, ewan natin kung tatanggapin siya na Rafi. So ngayon, anong gusto mong gawin natin? Eh, gusto ko pa sana mabawi na namin yung apo namin eh. Ang ginagawa ng ama, ginagawa niyang panganap buhay yung bata eh. Yung ina talaga ang may karapatan sa pangangalaga ng paslit o baby hanggang ito'y aabot ng 8 taon. Pagkatapos niyan, mamimili na ang bata sa family code natin yan. Subalit pumanaw ng iyong anak. So ngayon, hiniling ng iyong ito'y tatay ng bata na sa kanila. So, subalit dito sa parting to, nakita niyo na mismo, hawakan niyo itong ebidensya na talagang ginagamit niya eh, para lang makakalap ng perang donasyon na pinapalabas niya, patay na yung baby, yun ba? Para lang po siya magka-pera, para nung may pansugal po siya. So, kailan pumanaw to si Joveline? Yung sanggol niya po, July 14 po, ng sinilang, 4 na araw po. Okay. Alright. Itong Jandri Lastrella, nakakausap niyo ba? Ay, hindi po. Hindi po nakikipag-usap sa akin yan. Ba tayo makipag-usap sa inyo? Ayan po, kahit po yung pamilya ko eh. Ayaw rin siya kausap, ayaw rin kausapin eh. Okay, Jandri, nandiyan ba sa iyong yung anak mo, yung paslit, yung sanggol? Opo, opo. Alright. Jandri, kumusta ang sanggol mo? Same baby? Okay naman po. Alright. Jandri, nag-post ka raw ata, kaya inilapit ka sa amin
Bakit ka nag-post dyan sa social media na pinapalabas mong patay na yung sanggol mo para makakalap ko ng donasyon? Pasensya na po. Sandali muna. Totoo ba to? Opo. Yung nga po nagkamali. Kasi ang sandali! Hindi ka nagkamali. Sinadya mo to. May pakay ka. Opo. So ngayon, dahil sinadya mo to at may pakay ka, hindi ka nagkamali. Ako magsasabi sa'yo, sinabi mo patay ng sanggol mo, pero kumakalap ka naman ng donasyon. Anong klaseng ama ka? Ayun nga po. Ng apu maka. Bastos na ako rito ngayon, nagmumura na ako. Magkano nakalap mong pondo? Wala pa po. Well, sandali, wala pa, nag-aantay ka pa? Lika nga sandali. Punta ka sa akin, punta ka sa akin. Bibigyan kita ng bibigwasan kita. Hindi ako nagbibiro. Anong nasa utak mo noon? Sobrang ano na lang din po. Nagsusugal ka ro online gambling? Hindi po, sir. Well, opo. Ano bang trabaho mo? Agent po ako. Agent ka? Tong Itzgo po. Sa? Tong Itzgo po. Tong Itz. Agent ka ng Tong Itz. Opo. Nagto-Tong Itz ka rin. Ano lang po, ako po yung nag-a-assist. Oh, kaya nga, siyempre, posible, agent ka ng Tong Itz, hindi ka nagto-Tong Itz. Dati nagto-Tong Itz ka, tama? Opo. Yung ba ang dahilan, sabi ng lolo nito? Ay, hindi po. Lahat po nung ano yun, binili ko po sa anak ko. Sabi mo, patay yun, na. Yung nagamit nga po. Kaya nga po, humingi ako ng pasensya po sa kanila dito po. Kanino kayo? Kanino ka humingi ng pasensya? Kanino pasensya? Kanino? Sa ate po ng asawa ko. Tsaka may kasulatan na po kami sa barangay na kapag kainulis ko po yun, makukuha na po nila yung bata. Ikaw ba'y talagang may panahon para mag-alaga ng anak mo? Opo, opo. Paano ka nakakapag-alaga? Ehente ka ng Tong Itz. Pero ngayon po, hindi na po. Alam po nung kapatid niya yan na tumigil na po kami. Nag-a-apply na po ako ng trabaho. Dati po akong call center agent. Yandre, gusto ko lang sana na paano naman sa amin yung bata. Pabalik naman sa amin. Kasi apo ko po yan eh. Nawala na nga ako ng anak, tapos mawawala pa yung apo ko sa akin. Ano yung problema dun, tatay? Tapusin lang po natin yung bakuna po. May kasulatan po kasi dito sa barangay po. Alam mo, sa totoo yan, bago ang barangay magde-decide yan, idudulog din yan sa DSWD. Nagkaroon ba kayo na matinong pag-uusap sa harap mismo ng sinasabing may DSWD sa kapakanan ng sinasabing anak mo rin? Wala po, wala po. So wala. So ito'y barangay lang. Sa barangay ninyo. Opo. Saan ba nakatira sila Mang Sabado, Joel Sabado? Anong... Sa Valenzuela po. Sa Valenzuela. So, pabor yan. Hometown decision yan sa'yo dahil barangay mo yan eh. Ang napat yan, hindi sa barangay mo, hindi sa barangay nila Joel Sabado. DSWD, magde-decide yan. Yung about naman sa bata, tapusin lang natin yung bakuna, tay. Para naman ma-secure yung ano ng bata po. Tsaka namin ipapahiram. Sige po. Ano yan? Parang aso papahiram? Hindi. Toka-toka, pangangalaga. Hindi hiram. Pangit pakinggan gusto, hiram eh. Gusto kasi matapos yung bakuna niya po. Siguro ganito na lang. Tutulong na lang ako sa inyong dalawa. Joan Joel, John Ray. Sumangguni muna kay sa DSWD para ang karapatan mo bilang ama dahil ikay biyudo ka na. Ito naman si Joel, anak nila yon, apo niya yan. Tapusin muna natin yung kinakailangan gawin, mga bakuna, mga booster, kung ano man yung binibigay sa bata. Okay, Joel, naintindihan mo to? Hindi ko rin po, sir. So, okay na ba sa'yo? Eh, okay na rin po sa akin yan, sir. Okay. Ikaw, Mang Joel, saan ka ba nakatira? Sa Valenzuela? Valenzuela po, sir. Sumangguni ka roon sa DSWD. Sumangguni ka roon, ano ang karapatan mo? Gusto mo rin kasi makita ang sanggol para meron din panahon na mapunta sa inyo at makita nyo rin, bibisita si John Ray, dadalhin sa inyong sanggol para naman makita naman kayo. Ngayon, importante yan kung anong sasabihin ng DSWD sa kapakanan ng bata, hindi kapakanan mo, Mang Joel, at ikaw, John Ray. Opo, opo, sir. Kasi kung sa barangay mo lang, ang barangay naman, barangay lang yan. Kaya nga po, po sir, nang hingi na ako ng pasensya nung una, kahit sa inyo po nang hingi na, nagdamay pa kayo, yung oras nyo po nasayang. Ako, talagang oras ko pag tumulong, ha? Hindi ako showbiz, hindi kaya ako celebrity. Po, napaka... Bawal ang prank dito, kaya sinabi mo, magpapatulfo ka. Hindi eh, napunta ka sa Bitag, iba sa Bitag. Opo. Tay, pasensya ka na dun sa nangyari, ha? Paano kung kapasensya, hindi ko maalam na nangyayari dyan. Alam mo naman, yun nga. Sa malayong lugar ako, magtatrabaho. Pero hindi na po yun mauulit. Kasi nag-apply na po ako, magpapasa na lang ako ng requirements. Saan ka nag-apply, January? Dito po, sa may Cubao. Oh, sige, good luck sa'yo. Sana makahanap ka ng trabaho. Sa susunod, January, ako naman magsasabi sa'yo, no? Huwag mo masasamain, ha? Magiging ama ako para sa'yo.
Okay, ako'y magpapayo sa'yo. Pagsikapan mo makakuha ka ng maayos na trabaho at pagkatapos, yung trabaho makukuha mo, abay maglaan ka para sa sanggol mo. Paaralin mo na yan. Opo. Sigurado ako, bibigyan mo ng sapat na panahon. Obligasyon ang magkaroon ng anak. Opo. Okay? Yun nga yun eh. Yun nga sakripisyo ang pagiging ama. Hindi Opo. Biro ang pagiging ama. Huwag ka maging irresponsabling ama o lumayo ka sa bisyo. Lumayo ka sa mga inom-inom. Kung hindi mo kayang tutukan yung ama, anak mo, siguro humingi ka rin, siguro nang tumingin ka rin na kumaari pa sa nanay mo or sa tatay mo. Pero bigyan mo rin ng pagkakataon yung sa kabila, yung nanay-tatay ito'y ina ng sanggol na kinakasama mo na pumano dahil sa COVID. Bigyan mo rin sila ng panahon din para makita, para naman yung sanggol, yung anak mo. Ano ba pangalan ng anak mo? Nathan po. Wala bang Toyota? Ah, Nathan, akala ko. Nathan, okay, sige. Paalam mo na sa susunod. Ha? Mukhang mabait ka naman. Huwag ka nang pumunta ng sugal. Ha? Opo, lang po talaga na ano lang po yung isip. Piyaan niyo po, hindi na po mauulit. Sige, okay na ako. Magiging mabait na ako sa'yo. Ah, okay? Okay na po. Maraming salamat good po. Good luck na rin sa'yo, ha? Opo. Kami ho'y bumabalanse. Una sa lahat, siguraduhin niyo ho, kapag kayo'y nagdulog ng inyong mga sumbong, huwag niyong gagamitin ipatulfo, ipabitag. Kasi maraming tulfo na maaaring yung mga tulfo na yon politiko na. Puro ho si Ben, public service, walang halong politika. Yan si Bitag. Dahil, ang nag-iisang pambansang sumbungan, walang katapat. Walang katulad, walang politika. Public service na walang politika. Public service, totoo. Sa media, advocacy ang pagtulong. Hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo, pambansang sumbungan.